Kumusta mga bread? Dito sa Pilipinas, sobrang sikat yung mga motor na underbone. Yan, underbone. Ito, underbone. Pati yan, underbone. What? Sabi nung HPG. O, diba? Ganun kasikat ang underbone. Pati backbone naging underbone. Utak mo may ubo. Pero kapag sinabi mong hari ng mga underbone, nangunguna talaga dyan yung Raider 150. Pero halos naman po lahat ng underbone, malalakas. Sa gas. Joke lang. Isa sa mga dahilan kung bakit sobrang mabenta ang underbone dito sa Pilipinas, kasi nga looks pa lang panalo na. Pangalawa, hindi ka mabibitin sa performance. Yung power ng 150cc na hinahanap nyo, kayang-kayang ibigay ng mga underbone yan. Sabi pa nga nila kapag naka-underbone ka, angat ka sa iba. Pero kapag hinatak naman yung underbone mo, aangat talaga. Lalo pa kung tatlong buwang walang hulog, angat ka talaga. O diba? Panghulog muna bago porma. Ay oo nga pala, yung panghulog manggagaling pa kay mama. Oh, ang daming na trigger. Kung hindi ka naman tinamaan doon sa sinabi ko, ikalma mong sarili mo. Relax lang, pogi ka. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, obvious na obvious, pag-uusapan natin ngayon, isang motor na underbone. Sabihin na lang natin, isa sa mga pinakakilalang brand dito sa Pilipinas. Pero hindi siya Honda. Hindi rin siya Yamaha. Hindi rin siya Suzuki. What? At mas lalong hindi rin siya Kawasaki. Dahil siya nga po ay si Rusi. Puta brad, ganun kakayaman! Yes po, sa videong ito ay pag-usapan nga po natin ang isang underbone na nanggaling kay Rusi. Yes po, hindi na natin maitatanggi na isa nga po ang Rusi sa pinakamabentang brand dito sa Pilipinas. Pero hindi rin po natin maitatanggi na isa din po ang Rusi sa pinakadiscriminated na brand dito sa Pilipinas. Kasi nga daw gawang China, hindi daw matibay, at kung ano-ano pang mga negatibong komento. Pero ang slogan naman ni Rusi, motor na palaging binubuli, pero maraming bumibili. O diba? Simple, pero matindi. At ang motor nga po na tinutukoy ko sa video na ito ay ang pinakabagong demo unit ng Rusi na isa nga pong 150cc na underbone. At para sa akin, goods na goods itong ginawa ni Rusi ang maglabas ng panibagong 150cc na underbone. Alam naman natin na yung mga kilalang brand na underbone may kamahalan talaga. At hindi lahat ng tao ay may kakayahang bumili ng mahal na underbone. At ito na nga yun, ang Rusi Sparkle 150i. Sabi ng iba, Sparkle 150i. Ada, sparkle na sa mga oy. Sparkle, sparkle, sparkle na oy. Pero syempre magpasalamat muna tayo sa napakabait na motovlogger na ito, sabagat pinayagan niya tayo na magamit ang kanyang video. Aww. Hindi iskandal ah. Syempre walang iba kundi ang napakagwapong motovlogger ng Dumaguete na si Survive Moto. What's up, bye! What's up, Philippines? And what's up, world? Maraming salamat po, Sir Bay. Mga brad, suportahan natin si Sir Bay. Pakisubscribe at pakilike na lang mga brad. Maraming salamat. So yun na nga, ito na nga yung motor na pag-uusapan natin. So unang tingin, hindi na natin maitatanggi, nakahawig niya yung Honda RS 150. Or di naman kaya yung Euro Beeperman 150. Oo nga, at may pagkakahawig sa itsura. Pero syempre pagdating sa performance, sa makina, at lalong lalo na sa presyo, doon na rin sila magkakatalo. Syempre ang Rusi kasi, pangmasa. At yung mga top brand naman, medyo may kamahalan talaga yan. Pero pangmasa pa din. Pangmasaker. Pero kung marami ka naman pera, hindi na yun magiging issue sa'yo. Pero kung gipit ka naman na tulad ko, tara, dito tayo. Open-minded ka ba? So base nga po sa sinabi ni Sir Bay, hindi daw Sparkle ang magiging pangalan nito. Papalitan daw ito ni Rusi ng macho na pangalan. Sa tingin ko, magiging pangalan ito, Bodybuilder. O di kaya, Johnny Bravo. Pero sabi naman ni Sir Bay, Atom daw. So yan po ang aabangan natin. Kayo mga brad, anong hula nyo? At syempre puntahan na natin ang specs ng kanyang makina. So ito nga po ay merong 149.2 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam, at ito po ay naka Euro 4 compliant na. Naka fuel injected na rin ito, pero naka air cooled pa din. At same lang din daw ito ng makina doon sa Rusi Flash 150. Kaya kung gaano kalakas yung Rusi Flash 150, malamang gano'n din kalakas ang motor na ito. Pagdating nga po sa kanyang power, ito ay merong 10.4 horsepower at 7,000 RPM, 11.5 Nm of torque at 5,500 RPM. Ang kanyang seat height ay may taas na 775mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. Ang sukat ng kanyang gulong, 80x80x17 sa harap,
110 by 70 by 70 naman sa likuran. So mas manipis nga po ito kung ikukumpara natin doon sa Rossi Flash 150. At pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap, disc brake na po sa likuran at wala pa po itong ABS. Pero hindi naman po big deal yun kasi nga yung Raider hindi rin yung naka-ABS at wala namang naging issue. At mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na lahat. At highlight nga po sa motor na ito, ang DRL sa kanyang headlight na parang nga pong ulo ng transformer. Napakaangas. At isa nga po sa mga magugustuhan mo sa ilaw ng Rossi, naka-full LED na. Birang-bira na lamang po sila gumamit ng mga halogen light. At pangalawa naman sa mga magugustuhan mo sa motor ng Rossi ay ang kanilang gauge panel. At sa motor nga po na ito, naka-full digital panel na. At kung titingnan mo nga siya, para siyang naka-TFT LCD sa ganda ng kanyang screen. At ang motor na ito ay mayroon na rin pong USB charging port. So pwede ka na mag-charge kahit saan ka pa magpunta. Ang kanyang front suspension naka-ordinary telescopic pa rin. At naka-monoshock naman sa likuran. At ang sabi nga po ni Sir Bai, napakalambot doon ang mga suspension nito. Sa madaling salita, maganda ang kanyang bounce. At syempre ang pinaka-trademark nga po ng Rossi sa kanilang mga motor, ang kanilang power mugs na talagang malakas din ang dating. At dahil nga po ito ay demo unit pa lamang, wala pa po siyang presyo. Pero ang sigurado naman dyan, abot kaya to. Sabi pa nga ni Rossi, sabot-sabot lang. Kaso lang mga Brad, mayroon po tayong malungkot na balita. Wala po ang kanyang sabitan ng undox. Wala din po siyang underseat compartment. At dito na talaga magkakatalo. Sapagkat oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So nasa tingin nyo mga Brad, worth it kaya? Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam niyo na kung sino yun. So shoutout nga pala kay Jade Bondad. Shoutout kay JP84. Shoutout kay Winston Matabaran. Shoutout kay Clinton. Shoutout kay Gisrela Boyme. Shoutout kay Nick Palin. Shoutout kay Jan Eric Agas. Shoutout kay Rinald Padilos at pati na rin sa Paro-Paro G-Dabaw Chapter. Shoutout sa Alcantara Family. Shoutout kay Russell Mansilla. Shoutout kay Ishmael Paras Arumpak II at pati na rin sa Honda EDB Iligan City. Shoutout kay Ronel Curado. Shoutout kay Carlsberg 14. Shoutout kay Juanito Jr. Ispilarga. Shoutout kay Rince Kayat Heaven. Shoutout kay Joshua Dapulang. Shoutout kay Kier Daniel Bernal. Shoutout kay Paul Vincent Posita. Shoutout kay Benjar Yumul. Shoutout kay Florencio Lopez. Shoutout kay Peter Jen Malagueña. Shoutout kay Epifanio Mahusay Jr. Shoutout kay Joshua Jericho Cruzat. Shoutout kay Darwin Kilang. Shoutout kay JBTV. Shoutout kay Ariel David. Shoutout kay Jello Marco. Shoutout kay Meb. Shoutout kay Rami Rafaela at pati rin sa kanyang asawa at sa anak nilang si Amara. Shoutout kay Marlon Estimado at pati na rin sa kanyang girlfriend na si Christina Principe. Shoutout kay Dino Almusara. Shoutout kay Jumar Miñada. Shoutout kay Lewitsky TV. Shoutout sa Batan Family. Shoutout kay Jeremy Yasnelas at pati na rin sa Paro-Paro G Cavite Chapter. Shoutout kay Russell Bihag. Shoutout kay Giselle Sosa at pati na rin sa kanyang anak na si Altia Amitis na magbabirthday ngayong February 7. Happy birthday po. God bless. Shoutout kay John Paul Clorobel. Shoutout kay Jomar Dolos at pati na rin sa kanyang asawa na si Wawi Trinidad. Shoutout kay Lucky Bob at pati na rin sa kanyang mga anak na sina Ken, Bri at Key. Shoutout kay Milich Kiefer Sige.
Shoutout kay Derlan Cañete. Shoutout kay Alvin De La Cruz. Shoutout kay AJ Tumamaw. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay LC Piang. Shoutout kay Perfecto Apilido. Shoutout kay Jess Kalupit. Shoutout kay Astrid Solmi Cali Fidiles. Shoutout kay Dennis Chua. Shoutout kay Art Hand. So ganito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.